Hello mga kawaf, magandang araw. Ngayon ay gagawa tayo ng napakasarap na ulam, ang ating adobong kangkong. Okay, samahan niyo ako. Okay, ang una natin gagawin ay magpainit muna tayo ng mantika sa ating kawali. At kapag nainit na ito, ay igisa natin una ay ang loya. Ang loya kasi ang nagpapabawa sa lansa ng ating manok para hindi siya masadong malansa. So, igisa natin. And then, sunod ay ang manok. So, igisa natin siya. At kapag medyo na light brown na siya, ay sunod natin yung bawang, sibuyas at yung kamatis. Hintayin natin lumambot ang kamatis at lumabas ang katas niya. At kapag ganito na yung itsura ng kamatis, ay ihalo na natin ang manok. So, halo-halo lang. So, igisa natin sila lahat para manuot yung lasa ng ating mga sangkap. Kapag medyo na luto na yung manok natin, ay isunod na natin ang kangkong. So, yung kangkong ang main ingredients natin dito. Alam niyo ba yung mga kawaf na ang kangkong ay napaka-masustansyang ulam? So, ito ay tinatawag na superfood din dahil meron siyang vitamins, antioxidants, at minerals. Ito din ay tumutulong para ma-prevent yung osteoporosis natin. At kapag lacking ka sa iron at vitamin A, ay mainam na ito yung kakainin mo. Ang kangkong din ay meron siyang anti-cholesterol at anti-diabetic properties. So, maganda talaga siyang kainin. Hindi lang yan mga kawaf, ito din ay magandang kainin sa mga may high blood dahil ito ay nagpapareduce sa ating blood pressure. Okay, dahan-dahan lang yung paghalo natin sa kangkong. At kapag medyo ito ay lumambot na, ay dagdag natin ang ating oyster sauce. At saka yung patis. And then, haluin natin ito. Sunod naman at idadagdag mga kawaf ay ang vinegar or ang suka at yung tubig. So kapag nag-add tayo ng vinegar or suka ay huwag nating haluin at hayaan na natin itong kumulo. Saka lang natin haluin kapag kumukulo na siya. Huwag nating haluin mga kawaf at hayaan natin kumulo for 2 minutes bago natin haluin. Konting halo pa mga kawaf at ito ay luto na. So ready na ang ating
adobong kangkong.